thank you, Lord. I thank you, Lord, for the blessings you give. Thank you, Lord, for the love that you share. Thank you, Lord, for this wonderful life. Oh,
pili ka ni kadunayan, diha ngayon sa iyong gugol, kining tanan, among ipangayon. Inangin ni Kristo, among Ginoo. Amen. Palihog paglingkod alam sa mga pagbasa. Gikan sa basa ni Propeta Jeremias, nabati ko ang agawhaw sa katawan, kiangkaan ko nilang ang ikalisangan sa tanang tapin. Miingon sila, ato siyang pagkaulawan, bisan ang suod kong mga higala, nagtinguha na mapukan ako. Matod nila, bisan pag malingla ta siya, aron ato siyang madako, o makapanimalos kita kaniya. Apan ikaw, Ginoo, tapik ka na ako, o gamhanan ka ay. Mga pukan o mga pakyas kayon sila na naglutos ka na ako, o dili kayon mo daw. Maulaman sila pag-ay, kay dili man sila mulabos. O gamilang kaulawan walay katapusan, o dili kayon hikalintan, apan ikaw, labing gamhana ang Ginoo, matarong ang pagsulay mo sa mga tao, kay nasayod ka man sa ilang kasing-kasing o huna-huna. Busa, pagkita ako sa imong pagpanimalos sa akong mga kaaway, kay itugyan ko ang akong mga mulo sa imong mga kamot. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, sa imong dakong gugma, tubaga ako. Ginoo, sa imong dakong gugma, tubaga ako. Tungod kanimo, giantos ko ang insulto ug nalumos sa akong nawo sa kaulaw. Nahimo akong sinalikway sa akong mga igsoon. Usa ka langyaw alang sa mga anak sa akong inahan. Kaya gugma ko sa imong templo, nagadilaab daw kalay. Ug ang mga insulto kanila nga nangulipas kanimo, natingog diri kanako. Ginoo, sa imong gugma, tubaga ako. Nangamuyo ako kanimo, o Ginoo, nga imo akong kaluy-an. O Diyos, sa imong dakong gugma, tubaga uban sa imong makalunayong panapa. Tubaga ako o Ginoo, kay dako man ang imong kaayo. Diha sa imong takong kaluoy, lingia ako. Ginoo, sa imong dakong gugma, tubaga ako. Tanawa, kamong mga mapausan o pagsadya, kamo nga nangita sa Ginoo, malipay unta ang inyong mga kasing-kasing. Kaya Ginoo, magpatalinhog sa mga kabus. Ug ang mga iyaha na gibilang ko, dili niya tamayo. Magdayuta kaniya ang mga langit ug ang yuta, ang kadagatan ug ang nagalihog diha kanila. Ginoo, sa inyong nagugma, tubaga. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nakasulod sa kalibutan ang sala, pinaagi sa usa ka tawo, ug ang sala nagdalag kamatay. Busa mikaylapan kamatay ngadto sa tanang katawhan, kinakasalaman ang tanang tawo. Dinhi sa kalibutan ang sala sa wala pagani ihatag ang balaod, apan sanglit wala may balaod, wala isipa ang mga sala. Apan, sukat sa panahon ni Adan, hangtod sa panahon ni Moises, ang tanang tao digamhan sa kamatayan. Lakip katong wala makasala kasama sa pagpakasala ni Adan sa iyang paglapas sa sugo sa Diyos. Nagulagway si Adan sa usa ka taong maabot, apan dili man nagsama silang luha, kay dili sama sa sala ni Adan ang gasa sa Diyos. Kay kuy daghan ang nangamatay tungod sa pagpakasala sa usa ka tao.
labi pang nako ang grasya ug ang gasa sa Dios nga mapaton sa daghang tao pinaagi sa usa ka tao nga maus si Jesucristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Panginoon, si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, usaya ka mo kahadlog sa mga tao, walay tinagungan na dili mahimbawan, o walay sekreto na dili mabutyan. Ang gisulti ko kaninyo diha sa gitin, kinahanglan ang gisulti ninyo diha sa hayag, o katong kamuray na kabatid, kinahanglan ang singit ninyo dito sa mga ato. Ayaw ka mong kahadlap niya at tumumatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalan. Hino mo. Kahadlokin ninyo ang Diyos na makalaglan sa lawas o sa kalan dito sa impyerno. Sa usa ka dako, makapalit ka mong duha ka lang ka mga sayaw. Apan isang panianan, walay usa kanina nga mahulog sa yuta, kung walay pagtubo sa inyo kayo, Amahan. Upahin kaninyo, bisan gani ang tanagbuhog sa inyong ulo, giiyak. Musa ayaw ka mong kahadlo, kay nabaw pa ka mo, kaayaw bili, kahit sa mga sayo. Ang muangkot na tumangan sa mga tao na siya ako ba, ang kunod ko sa katumangan sa akong Amahan. Dito sa langit, apan ang dili mo ang kunod na siya ako, dili ko sa pangkunod na katumangan sa akong Amahan. Dito sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ngayon ikaw, Kristo. Halipo ka dito. Milabay na Domingo, napalaw ako. Isot ni Higuwag na tanaw ang panagsulong ikanos na ba ang mesa sa inyo. Sugiyan ni Nicholas Sunday, lumoy na ikaw. Kaya wala yung tao dito. Pero nalipay niya po ko na at least mas maayo ito makapaninguro ko kaysa ko niya mawanan mo sa mesa. Sigurado na ganyan mo. Sigurado na ganyan mo karoon na di na ikaw mapalaw. Kung nalipay ko ni Among Tanen. Kila gali mo ka po? Mga partisipante ka rin ka mo? Sa inyong seminar, kila mo po? 32? Ang lang, kila po si Forketing Sisiyo. Kini sila ka po niya. So, bisan ko ang kila sa gamay ka, ang importante nga niya ko. Niya mo. Hindi asa ko. Araw mailhan ko ninyo kay alangsan ko ninyo makita. Ako ang spiritual director sa Archdiocese sa Divine Mercy. So tanan na ligo lang ko mahitungod sa Divine Mercy. Ako din na ang pupupan ka ninyo. Mo naman ko ang mag-isa ka. Other men, Balmones ko ang pura paroko sa Eco Church sa Kansonga. Ito na. So, magdanda. Tulog ka mga higala.
Tukay na kay sila na nagkaila. Kung tukay na sab sila na wala sila makit anay. Ang diferensya na ng tulog ng mga higala na suod kayo ay sila mga pinuhuhan na hiyang ilagbiliyon sa sarusak. Ang usap budhis ang iyang ituhan si Buddha. Ang usap muslim ang iyang ituhan si Allah. Kung ang Romano Katoliko ang iyang ituhan kinsa? Si Jesus Kristo at ang Diyos. Nagkauyon sila ng mga ato sila sa tuktak sa ilang pila katuig, mga 30 kapin katuig na wala sila magkauban. So ipapreparan nila gabian na putahin pagkakaw dito sa rooftop sa ikabaynti kaantana ni Anton Siudad. Kuniha, nasa ikabayan ng Dino, pwede magkaya palahukog ang tutis ni Camino. Palahukog ka na ng Katoliko. Hindi sa tanang Katoliko palahukog. Yeah. Ito, babae na rin uminom dito na na. Babae na uminom dito. Hindi pala hukukit para naman sa laki. Pala hukak. So, anyway. So, dito na sila. Nag-apresisi sila. Kunya, dahil ngayon. Kung kayo na tao makita, 30 anyos, kung nalintay may nga, uhit na kayo tatulo. Sa ilang pagkulong kabildo, sa ilang pag-istorya, isasatot na pagpindog sa tatang-aaw na ito ang palibot, nindog kayo pero pagtang-aaw nila kay ika 20 man sila kaandana, 20 istorya ay tukuyaw man, di tamo doon. Hadlo, naabayan ang itawag na kana fear of heights. Kamu kayo mga patang sa mga itawag na fear of heights. Ha? Ayun sa ito na yan. Uy, na may abas mo sa ah. Niliirong po niya. Alto po niya. So, kahadlong. Kahadlong sundog kay taas kayo. Bumaw kayo. Hitless kung delikado. So, ngayon din sila isa sa palik sila. Nga po. Sun. Ingon na yun mo sa Katoliko. Kung sa kahap, distingan na ito, kinsay kamahanan na itong Diyos. Kinsay kamahanan. Kasi pupunta pa sa mundo, matod pa sa Muslim. Ikaw, alaman mo ako, Jesus Kristo man, iya, Buddha man. Now, manlukso ka. Manlukso ka sila ba? Mga buwan, di ba? Manlukso ka. Punta na ako na ito, kung kinsa kayo, ang maluwas sa atong lituhuman na Diyos. Kung sa Diyos. Tinanaway sa ilang tulog, huwag may masusun, huwag may mauna. Ngayon tayo ang kanyang Buddha, Buddhis. Ngayon, itong-tong siya dito, lukso na yun. Sa iyang paglukso, toro. Pindi, story mo yung nakatapas. Singin siya, Buddha! Kaloy sa Diyos, Buddha, huwag yun yung papa niya. Ihagsak rin siya sa 20 story ay buwag ang ulo. Mabuwag ang ulo, buhay pa tayo. Ay ka, nagkahibalo ka, patay. So patay. Sus, tinanaway ng Muslim po ka, Romano Katoliko, kapalungo. Ikaw lang. Ikaw na. Hantok ng Muslim. So, kailangan na magtumag yun, papatay na ito na tungo sa kapalungo. Nadinig ka mo lang, suboso kita ka na. Bahala na. So, hindi nga si Kurista ba kayo ang Katoliko? Ikaw ulit, ikaw mo natin, Muslim yung kaala mo ka. Bahala na din ito ang uy, nadalaman sa kanan, anin, panungin ba? Tungtong ang Muslim. Pagtungtong yan, luksulensya. Yan. Alam na nila, alaw pa, nila nila. Lahir na yun, pag-iran na yun. Ah! Siya. Uy. Pagtanaw, karaniya niya. Kabulo lang yan, hagin man kayo. Ipatpat siya kay hagin ko so kayo. Ipatpat siya. Yan dito siya na nakahaksa ang Muslim sa kanang naabitay swimming pool na ho. Patay ba yan? No? Grabe sa tuwi. Tubig man, lawa kayo. Matay.
Uwi siya. Ay, nalagyan niyo. Kung ano bang humanta? Ay, umabuhat sa istorya niya. Ano ba yung istorya? So, tingala ang Katoliko. Ako'y nag-usabay na mili. Di mahimo ang Muslim na uwi. Ang Buddhist patay. Patay klaro ng ako ka. At tuntung lang siya. Tuntung kaya lang sigurista. Singkitin siya. Jesus Christ! Pag-iun niya Jesus Christ, kusumong kayo. Basta apil niya Buddhist. Sa pagyan ko na alam. Pagyan ko lang patay. Isyo niya ni Dilikin sa magkagagahong na Diyos. Kundilin sa atong kinamuhi, utos kita sa mga problema o kabalakang kahanan. Diba? We are gripped with a lot of fears. And most open kining atong mga kahanan, kaya tanawa ka niya, ang tima karon, luhara mga kabulog, luhara the words in English. Fear, nada, ayong kahanan. Huwag man siguro'y nagtampong ninyo karungan niya at ining Santos kanisa na wala sukat mahadlo. Mahadlo ta ang ato mga dako dili mga tuman. Mahadlo ta nga sa likway ta sa ato mga higala. Mahadlo ta nga mapilir ta sa ato panikala. Di ba? Dagan kita mga kahadlo. Mahadlo ta nga mudihan ta. Ang uban, di na lang mo try na mahigong mapamusas. Kaya mahadlo naging mga sakitan na usas. Ang upang tungod kay nakakita sila unsa sa kasakit sa tao ng pagkabihan at lukso magkani diha sa kanang wano tulay kanang pagkabulagan di nalang ngayon ang tao o sulay na mahigod na o nga nagmangkay nagsisa ng mata namatay nila na wakit yung tama katilaw kung unsa ang kinabuhi na naay ko yan Jato? Parehas na yun hindi na wakit katilaw sa iyo yan? Katilaw na lang? Ha? Ate, pamakaki kita yun. Dini na ba karoon tuwing sa mga makakol? Ah, naglas. O na, musugod kita sa dini. It is just but normal and human to feel fear. Anong kahatlo ba tama? Normal na siya. Muna siya ang ingon na ipikto na tungkol kay kita ng mga tao. Hindi ba ito mga himpin? We have to hold and we gain no control and we cannot monopolize even our thoughts and even our plans. Bisan pa maayo kita, systematic kita sa itong mga plano. Sahay ang itong mga plano. Bisan klaro na tayo. I-anak na yan, ikitay-kitay na yan sa laptop. Nindot mo ng dagat sa tubag, pero pagkias, sige. Namun na nagagal kita kung nakahadlo kong kabalata. Mag-isang kami sa first reading kung inyong dumdumon, si Propita Isaias, iyan ihisgutan ang kinabuhi ni Propita Jeremiah. Si Propita Jeremiah, nagkadiin-diin, nagkalisod-lisod, mismo gali iyang mga higala, nagplano, napatyon siya. Nauton siya, pakaulawan siya. Pero, nahanong si Jeremias, wala ba? Ako'y mag-uwi ni Maninaw de sa basa ni Pedro. Natulog na siya ko. Nahanong mas ni Jeremias, wala ba? Aso'y wala. Tanan sa rakening mga matanda ng mulbo. Ano siya mag-bumulbo? Mahadlog siya kay tao man siya. Iyong plero karina, it is a normal human phenomenon to feel fear. Ulay tao na makaingon siya ito, baka akong siya eh. Nung may hindi siya kakot, no! Tatsa-tatsa na ito natin na kadaiyan na kahadlukan. Just lately, before I became a priest, I was assigned sa Davao National Mental Hospital dealing na anak ko, dealing ko anak. I was a seminary and then, about to be ordained, just like si atong isulong na seminarista, nagwapo na ba, hindi makakalimusangit. Sangit sa saya ba?
Now, I only stayed for 2 months. In ano? I was assigned to a violent patient. Now, ang iyan kahadlogan was very extraordinary. Sa kadaghan kayong mga kahadlog na iyan mga batiyon, nung atong batiyon, ang iyan fear is, mahadlog siya sunoy ng ano? Mahadlog siya sunoy ng ano? Every day mo ang tugon dito, maninaw, sumuka yung balik-balik niya ang istorya. Mahadlog ito, mamatay ko, makakita ko, manok na sunoy. At in such time, almost 2 months, the psychiatrist and the psychologist, the doctors who were assigned for him, told me, Brad, kaya, Ubanisia, mas mayaman ka kayo. Dili ka pa rin, seminarista ka pa. Kung iyan tanong sa iyo, magkasabi siya siya. Sa amo, mahatlog man siya siya. Kay persons in authority man niya, mga doktor man niya, mahatlog siya. Mahimo siya artificial, dili siya spontaneous. Di siya man, musulti din o. Ingon siya na, slated siya. A week from now on, naamo na siya kuhin. At 3 years na siya. Niyan, mura mga amo nabati, na di naman siya kahatlog o manok na siya. So, at that time, one morning, iumana ko siya. Nanglala na ko siya, Pedro, Pedro, klaro ba niyo mo ang kids na kanika? Tao, kubra, tao. Tingnan niyo, Pedro, okay. Nang magsuri na, dito ta sa gawas sa, kanang, kung sa'yo nga ni, protein sa National Mental Hospital sa Tabao. Sige, sige, brad. Ikaw lang. Klaro niyo ito. Kung saan ito dito? Ay, mga manok po sila. Mga manok, mga piso, mga inayan ng manok, mga hinungangan ng manok. Huwag naasay. Kada ko, roster, roster. In English din siya, roster, no? Hindi so noy. So, ituyo ka po siya. Kaya may sulti sa psychologist o sa psychiatrist. Ituyo-tuyo siya, brother. Every time na makaantukas mga manok, lagi na dito, ay yun pa biya na nilinig mo siya itarugol sa sunoy ng ano. So, dugol siya sa mga piso, dugol sa mga himungaan, kanag-hatid yung mga dumalaga, hatid ng itlo, hatid ng mga muwak ba, ng itlo dahil mga nagkasak. Ngayon, dito rin siya sa mga inayan, nanay mga piso, kung ako kitsa tida ng tabugol sa sunoy, ah, kanatid, kagad. Dagan eh, murabuan na, murabuan na, tao lagi ilakad sa iyong buwan. Gawin ito sa Pedro! Gawin ito siya. Gawin siya. Uncontrollable fear. Ingon din po. Ano pinagal mo ka? Ingon ko kanina, ikaw si Pedro, tao ka. Kana sila ng mato. Kana siya sunoy. Ano ba ito mga sunoy? Ingon din siya tayo. Klaro ba yan ako, brani na ako tao? Nang ako malaga niya si Pedro. Pero ka nang sumoy, nakailagad na siya sa ako si Pedro. Kung tao ako, buwan ka yan. Buwan ka mula. It was the same monotonous experience I ever had. Just listening to him. Nabisa kung saan ako nakukumbinsin na tao siya, kamay kayo na manok na sunoy na hihigtan, hinigtan, kay itatibulan lagi, pamulan. Ngingon naman siya, ako nagkasabot ko, brad. Tao ko si Pedro ko, pero kala siya, nakailangan na siya, ako pasang iya mong tukon. Iya mong tuhan ko, matay si Pedro. Buwan ka rin. The next day, morning after, at the doctor ako sa condition of hand sa akong observation finding hinang ako na inang isinang doctor I guess I've got to go back to the seminary and take hold of your patient. I think he is not yet qualified to be sent out from this mental institution. So ako na madalang kita mga kahatlo. And the root of our fears, of our human fears is kulang kita of our sense of purpose. Tanya ko ninyo kung ano ba tayo. Asa ang inyong focus yun? From the early morning,
since you wake up until midnight na matulog mo. Nasa inyong focus? Good. No? Simple. Right. Pila sa lahat ng mga panahon, pila sa lahat ng seconds or minutes, or maybe perhaps an hour for the whole day, ang imong focus, imong pamilya, imong ilingan. See? Di ba? Kung namatay yung sinuhan mo, wala kayo yung sinuhan mo. Di ba? Kung you feel that something is lacking sa inyong pagkabatang taon, wala kayo yung sinuhan mo. Right? Dude, chance ba? Wala yung tingin mo. Klaro mo what is focus. Pero ang inyong ipokusan has no heart, has no morality. Mauna na, importante kayo kinigisgutan din sa Evangelio. Fear not, ayaw kahadlo. Ayaw kahadlo sa mga butang na gawas sa inyong kinamuhi, gawas sa inyong mga inyong kasigasi na una-una. Kaya sometimes it is man-made. It is created just by our mind. Di ba? Kaya itong buka. Sunuhin lang yung tamang ato. Kaya mong sunuhin naman ako. Ha? Hindi, kaya ipan mo buka. Di ba? Pero put yourself in the context na kamo. Si Pedro na buka. No amount of words, even if you would multiply it, na makapawala sa iyan kahalyo. Sa ganyan mga tutun. Tagaan na siya sa nakampan. Okay, kayo. He stayed for 3 years. That was 41 years ago. Before I became a priest, I don't know kung tuwa ko ba siya. See? Maulipon, ganita sa ato mga kahalyo, kunya, wala tayong klarong focus na mauna. Tanawang ganilihan sa inyong verse reading, kuman sa inyong verse reading, kung sa ganitin niyang dito ba sa Salmo Responsory? Oo. Tadong-tong mo? Oo, nangyaran. Ang inyong nangyaran. Kinuko sa imong yakong hukma, tubaga ako. Two of the most prerequisite elements in loving is you've got to know how to trust or to put your faith on the person you love. Mauna na, mahadlog ganita with the external forces in us, mga palibot at mga kasinatian na nasakitan ta, at mga eksperyensya na ibudhian na, mahadlog ta. Kunya, nawala, we are not so in touch with our focus, which is God. Tanawang siya ito mga ni Kristo din eh. He assured his apostles. So, ihan ka mo, ayaw kahatlong sa patay sa iyong lawas. Pero di ka makapatay sa falang. Your fears will not kill you, but it will jeopardize you and it will paralyze you to do something that is good. Di ka na kahimo, di ba? Kung maproblemahan mo ka na kay mga kahadlog, mahadlog ka ng atubag ka rin ang tawala kay kasing pasakitan ka, luiban ka na sa tiyan, tungod sa imong kasinatihan o isang naobserwahan na di ba? Kaya mahadlog ka, you will not take the risk. O mauna ang imong stress. Mauna na, importante kayo sa atong kinabuli na. Tanawa ang Ginoo, tanawa siya. Bahala na inyo kong budhian. Bahala na inyo kong ilimot. Klaro kayo niya ang iyang huma. And in that element of act of loving, ganun na yun siya musali o tuo sa tao. Kanatong tanan. Nagdupa ba di ang Diyos? Nagdupa ba di si Kristo sa diyan na pagkota sa itong kinabuhi? Wala. Even while we were still sinners, He outstretched His hands. Iluwas na niya. Nagahin kita ng mga ulo ng pasang sa pagkala. Wagali, si Kristo tuhogi. Dito na.
gilansan sa krus, wala siya tuwid. Sa dagang kay iyang ipaguhan ng mga iyong tanawa, ang iyang sense o focus ni Kristo, klaro kay niya iyang umakay. He keeps on trusting people. Bisan sa itong mga tao na iyang ipakaon, itakbo ang ilang mga kawaw, iayaw ang tanan nila mga sakit, besan kung sa, ipanghaw ang mga nakamatay, ipapha ang mga tao na ipangyawangan. Nothing was done by Jesus na sa iyo. Panan siya kay mga bilog, sakto. Pero tanawa, what was the result and effect? Ang mga tao na ginunawan niya. He landed to be crucified in the shameful day. Tanawa. Pero, nawala ba ang guma ni Kristo? Nagpanayin siya. Even if you do not love me, even if you do not believe in me, even if you do not accept me, I will die for you. Now, importante kayo kung mahigupata sa Diyos, the assurance of Jesus, ayaw niyo pagwan pa ang inyong pagsari o pagturo. Kamu naman mo'y mga higata, naman mo'y mga closest of friends that sometimes rejected you and betrayed you. Kaya iyan imong ipaghatag kanina ng mga butang na out of due confidence, out of full trust, ilang ibang sulti sa lahat. Di ba? Motor ka pa? Motor ka pa sa lina? Human as we are, normal, a normal human person, muli kaya ka. Is that worth my trust and the confidence I have provided to him or her? Isn't it? Kita naman sa Kristo. Nothing would hinder him. Tungkol kay klaro ang iyang sense of focus. Lagi din a person, kinahanglan ito na musahin. Mutupo ko. Ano ka mo kay naaman mo, mga batay mo man mo. Even if your parents do not live up to your own human expectation, pananglit lang natin o magpapahin na sa inyong mga ginikanan. Kung inyong papa o mama, nahimong kaulaon sa inyong pamilya. Kung inyong papa o mama, balaglumon, nilad ka ayong mga gipangbuhat sa ilang kinabuhin. Nagbulihay, niyan na nagkabulan. Panahon, wala ko magkabulan, nagpadayon niya po. Pero wala naman kahimong maayon. Ikaganin sila magsumpay sa ilang mga pagbati. Inagani ang maminaw sa usap-usap. Hindi na ganyan. Kung na lang, peaceful coexistence tungod na lang sa mga anak. Nagpumban ng yapon sila sa usap-usap. Di na mag-istorya. Di na ganyan. Maghimo o ganyan. Mga maayaw ang mga butang para sa pamilya. Ano? Wala na may sinaligay. Di na makasalig sa usap-usap. Di na makatubo sa usap-usap. O niya, di will claim na dilaw, it's not. Loving has to be expressed in diverse ways. And part of which is trusting and having faith and believing in the human person, the other partner, even if the other partner doesn't meet your own human expectation. Mutani ko ninyo. Ang inyong mga ginikanan, isang kong labad-labad mo, kapulan mo, di mong kasuko, musukol mo. Panahon, sa ting panahon, taugon ba mo? O binulan ba mo sa pagkakabili? Despite what quality of life you are living, what character trait you are inviting in your life, ang inyong mga ginikanan will hold on palangkaon kanila despite anything. Kaya nagsahin sila, nagtuto sila ganyan. Hindi kita po, at the end of the day, ako kiting anak ng lalaki. Pagkabot lang, ako kiting anak ng babae, kiat lang. Sample na natin. Pero, wala mawala ang pagpangka. Klaro? Magmamuni. Even if we are gripped with a lot of fears, kanyang mga kahadlok, do not allow kanyang mga kahadlok kabalaka, kagulangan ng mga pagkantos, worries at the same time,
to destroy our focus na walang ang Diyos sa atong kinabuhi. Umayo kayo, salamat kayo na itampong mo. Gamay na mo, less than 30 man siguro mo karoon, araw mo pang 30 mo karoon. Pero, isa sa kinanay, tanawin ni si Christ. He chose 12 apostles. And out of the 12, one betrayed him. And look at what happened to the whole world. Grabe ang mga tatlo, grabe ang ilang mga pihak, grabe ang ilang nadala na nahimong Kristiyanos Katoliko. Kami ang mga pari ko. Apply rin na sila kanyan ito. Kung siya ilang mga service, kanila. Doon mo sa kanila. Kanila ka ba? Mag-client ba? Hindi parehas ka mga kami mga pari. Kasi klase na nangyong sa kanila. Mahanay kong binto sila. They have nowhere. Just like Jesus to lay their hands. Diba? Pero tanama. The whole world. Ilang na pagpapagod. Dagan sila na usap ng mga tao. Mauna nga, we do not need preachers like me. We need witnesses in this modern day. Kamu ang mga kapatan mo. Isang pa kung kamay mo in terms of percentages. Usually stand as a witness na nakapagay mga kapatan mo na natanggo sa Diyos mo. So ayaw ka malaka, masakitan ka. Ayaw ka malaka, nakay mo ng kahat. Mapakyas ka, masaya ka. Oh by the way, nanilig masaya. Oh by the way, nanilig mahat ka kung mabalaka. Then, always have your sense of focus. Always keep in touch and realign yourself in the direction to come. Amen. Amen. Nagatulabis sa Espiritu Santo, Santos Katoliko Pasifika, Panangamit sa mga Santos, Masaya na sa mga Santo, Nabandang sa Lapas. Pangamuli yun sa Katilipa. Mga Yesu, pangamuli na karoon ng ato sa atong mahan, na ihatang niya ka na ito ang kusuko o kaiso o pagsunod ng Kristo ngayon sa mata ng mga mayroon kita ba yung Ginoo, dungga ang inyong katawan. Ginoo, dungga ang inyong katawan. Ang mga kapalian at mga religyos na mahimong matinikanon sa ilang panaan ngayon sa Ginoo, o sa katawan, diin sila gitawag, aron mag-alab. Mag-ampo kita sa Ginoo. Na ang mga opisyal sa panggamhanan, matahod sa katubuhan sa kinabuhi, o dignidad sa matantaw, mag-ampo kita sa Ginoo. Nakitang tanan, makabatod sa grasya, sa pagpakita at kalungan, o pagbati ngadto sa mga naging hangin, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo ang bahaginong karama. Na ang mga nahikot sa mga kabalaka, iinig kinabuhian, makabaton sa pagsalig sa lamintong panalag, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo ang bahaginong karama. Nagkantong italiwan na, iinig kinabuhian, makapahimulos sa bagong kinabuhi, uban sa labaw makagagahan, mag-ampo kita sa Ginoo. Kanatong tanan, nahimog atan sa mga kahadlong na itong nagingan, sa mga kapalakan sa pangangalan tusun sa kinabuhi na mga nakapapalga ka nato sa atong koneksyon na mapokus nato ang atong gugma uban sa laong na pagsaling pagtuo nato ngayon sa atong Diyos. Mag-ampo kita sa Ginoo.
Doon ka lamang mapag-ampong ikuna ang imong katawan. Mahigong maamong amahan. Araw makalahutay kami sa pagsulat ng Kristo na imong anak. Amang gino. Amen. Ang inyong malikot alam sa paghanap. Oh,
manalangon sa Diyos ni Jesus Cristo ang Ginoo. Pagmasakit sa inyong galingan, may kuha sa inyong paan, may pasalamat kanina. Ipikas, may hatang niningan to sa iyang mga tinanin ng bingon. Tumati ka niya, may tulungan ang magkana, kay hindi mga magkakang lawas, may itong hinalang kanina. Sa mga bagay, tapos hirang kanihapon, may kuha sa inyong kalat, ipasalamat ka niyo mo sa pihat na galingan to sa iyan mga tinanan ng ino. Mata hindi mo hindi po tanan kaya hindi kahit mong pali sa akin. Pagkutong na hindi na sa sultan, dugo ka kiwa na kanyang mga sarap na tao, ang mga sarap ang pasahin. Mata hindi ang pagkutong na hindi mo tanan. Kaya misuyo sa akong panto. Inong namin binawin mo si Bahan sa itong nagkatibutan, mamahingin kami niya sa buka. O ba ni Francisco, ang mga Papa ni Jose, ang mga obispo sa tanan ng mga kapariyan, o nihining mga batanon, na kabigla sila ang kasika niya sa inyong puti, na magiloy mo ang nagkasing kaso ng Diyos. Inong namin mo sa tanan ng mga insusok na namamatay, dugdugong tangan to ang aking kanan ng insusok, mga minahalilagin ang mga nangkalimutan. Kaloy ikinig tanan, mga kamiyang ngayon, kapis ka sa buhing tunay. O ba ni Maria ang inangawalay sa Diyos o bahan sa mga apostoles o sa tanan ng mga santos na nagatuman siyang kapumuto? Matas ka sa katuligan, ba't kanila? Ang ikaw nga naigang kami ng may mayaw, pinagin ni Kristo, inang buto, anak. Nung naglay pinagin kaniya, ba't kaniya niya kaniya, bihatan ka na kayo ang bago kumakan. Diyas kayo sa Espiritu Santo, tanan ni mo, ibay. Ang doon sa Santa na kabaot kami ang malamunan ng balik ni Jesus Cristo, among mananampas. Ginoong Cristo, ikaw naman yan sa mga apostoles, ang akong kalinaw, hindi ko kanini. Akong kalinaw sa sihatan ko kanini. Ay tanawa ang mga salat ng masalig sa kusipan. Huwag sigo sa inyong kawagot mo na tagi sa mga kalinaw kay Yusa. Kau nga po yung kakayaman doon sa pangyutunan. Kalinaw sa Ginoo sa kanunay manakan ninyo. Ining panahon sa Santos, kamisa ipakita na ito at ang pagtinagunay. Timahan sa kapalang suso. Please.
ginamit sa bangkit. Lord, ginamit ang talabat kayo ang mga pagpapalang ng mga mahal. Sa Pagkakas, ng Kristo, ng mga pangalang sa akin. Amen. On behalf
of the speaker's father from Iligan City. So I'd like to express my gratitude. Salamat kay Father na itugutan yun yung mga pagkahatagan ni seminar. So dako kinang pagyot ka na, dako kinang pasalamat nini sa Ginoo kay pagyot na nagtagpuan ang puso yun. O sa tanang mga kwan na nag-participate sa atong mga sa atong seminar, dagagay salamat yung tanan. Labi na sa mga pasamatan si Ma'am Lisa lang sa iyong pag-invite ka lang no, para mahatagan ni pagyot ng seminar. And then sa choir, dagagay salamat sa mga animations, tanang mga technical ano, committees. So, though daghagi mga kwan yun, mga kwan sa pagkwan na doon, preparation, but ako kayo na kong salamat yung isang sa tanang mga kakulian, nagsibog-sibog muna siya ng magandang stage yun, pero natuman yun, no? So, kabubot ko niya sa Ginoo nga mahimo yun kining atong wagan kanina ito ang seminar ko. Kaya na pala puso mo yun. Ang balang presensya sa Diyos, anak yung naging upan ka na. So, dalang salamat sa kanan. So, stay put and then hold on. Always clutch your faith and trust to the Lord. Huwag kang nabitin. Ayaw magbihan yan sa Ginoo. Life would not be the same kaya kinahanglan ng tatistingan na sa Ginoo. Hold on. Salamat, brother. I pray to brother na witness is critical at si seminarian and hopefully he will be it ordained most possibly a year or two. Bilang sa critical. So, di na niya magamit karoon sa business. So, that's the time that he will have to vow to promise and ilig siya sa ninyo lemon parents. So pray for him, hindi siya mo sakit sa saya. Just like me during my time when I was about to be ordained, everything becomes beautiful. Tanan yung dagdag ng tentasyon din. Especially if you are getting to your threshold. Happy ka na ito. Isang pangit magwapa na. So, nabalik na yung dagdag. So, I hope you will survive around sa buli na mga so we need other new breed in order to promote and to continue what the Lord has left out. In the world. So kayo na rin, congratulations. Ang Ginoo sa ganun ay manakakin ninyo. Nalangin niya ang Diyos mabawang sa tanin. Amahan sa Espiritu Santo. Amen. Nahalan na misa ni unang taong atong pagsaling ipagtuk sa Diyos. And our focus is sana may kaunayan kita sa ating buhay sa ating sarili sa Panginoon Diyos. Amen. Amen.